Ikaw ba, Eliza, at what age ka nag-umpisa mag-volleyball? I started very young kasi we're not born naman. Wala sa blood namin maging athlete. So I started at 10, probably for fun, playing with my brothers. And I thought I was doing good, but when I went to Manila, iba pala ang formal training po talaga. So, yun, I'm really wishing, praying din talaga and hoping na magkaroon talaga ng mga grassroots programs for these young kids. Kasi, for sure, ang daming talents po talaga out there, di ba, Miss Pia? So, yeah. So, I started at 10 years old. 10 years old, sabi mo, before you came to Manila, kasi lumaki ka sa Batangas, di ba? Yes po. Nung naglalaro ka with your brothers, mga kapitbahay ba kalaro ninyo? Or sa school ba kayo naglalaro? Wala po kaming kapitbahay, so kami lang nila kuya yung mga naglalaro. And then, I play lang sa school also. That's why I got so interested sa volleyball kasi puro kuya ko yung kalaro. Pag sa school, may mga girls din. I get to bond with them. So, I have a company also. So, yun talaga yung reason kung bakit lang ako nag-stick sa volleyball. For fun lang talaga. So, I didn't realize na I started to like it po. Pero at the age of 10, napansin mo na ba or at least na magulang mo na mas matangkad ka kesa dun sa mga ibang ka-age mo na parang you're tall for your age? When I was a kid, at 10, parang magkaka-height lang po kami. Opo. When I went to Manila na po sa UST, that's when parang medyo tumangkad din ako ng konti. Pero when I was nasa elementary pa, wala pa masyado. And hindi po talaga marunong mag-volleyball. So, medyo for fun talaga. So, nung pumunta ka sa UST, hindi pa yon for volleyball? Nagkataon lang na nag-volleyball ka nung dumating ka sa Maynila? Well, technically, I was recruited because of volleyball. Pero, so I was with Kim Fajardo, who played for La Salle. Mm-hmm. So, siya po talaga yung nirecruit ng UST coaches. And hindi po kasi ako, di ba sa volleyball, may first six. So, hindi po first six. Nagbigay lang ako ng water kila Kim. Ay, so, talaga? So, what happened was, yung coaches po were asking, sino pa yung gustong pumunta ng UST or mag-try out. So, I don't know what happened, but I was like, okay ako. So, I did get their calling card pa nung mga una. May mga calling card pa sila. Umabot pa ako doon. Talagang may actual printout. Oo, may printed pa. So, I got one and then I was grade 5 pa lang po ata noon. So, I had the year to think about. Kala mo ako yung nag-recruit talaga. I had 1 year to think if I'm going to UST. And then, after a year, I went there. Nag-try out po. Hindi ko alam kung ano yung try out back then. So, I was wearing full suit talaga, jogging pants, jacket. Yun pala kailangan ko maglaro. My teammates there sa UST, binigyan nila ako ng damit na pwede kong suot. So, after training, hindi ko po alam kung paano ako nakuha kasi wala akong nagawa sa lahat ng pinapagawa nila. But yung coaches po namin said na, if you really want, you can enroll in UST. So, yeah, I got accepted sa UST. Wow! And then, so, high school ka noon? Yes po, high school. Okay. And then, lumipat ka ng Ateneo, college na? Yes po, college na. Ah, okay. So, yung shift mo from UST to Ateneo, parang nag-adjust ka ba noon? Ano yung mga naging pagkakaiba dun sa daily routine mo nung nag-transfer ka na? It's so much different. The campus itself is so much different. When I was in UST, we're all wearing uniforms. Sobrang enclosed yung campus namin. When I transferred, when I went to Ateneo, the campus is so big. Wala kang makikita masyadong tao. And we don't have uniforms in Ateneo. The environment is so much different po talaga. But what made me survive Ateneo, yung mga teammates ko po talaga, they gave me a really warm welcome and really guided me throughout college. That's why nakasurvive po ako sa Ateneo. Sino yung mga naging pinaka-ate mo dun sa Ateneo team? Actually, when I entered Ateneo, yung halos seniors na po, sina Cara Acevedo, sina Gretchen Ho, Phil, Jem, Z, their batch, Fab 5. Okay. And si Ate Charo Soriano was there also to guide us pa. So every weekend, lagi niya kami sinasamahan. Kasi, yun nga po, transitioning, nag-guide po nila kami. So, sila po, si Ate Cha, isa sa mga naging ate po talaga namin sa Ateneo. Anong bonding niyo pag weekend, pag walang game? Anong ginagawa niyo? Pag walang games during weekends po, kasi medyo, nakikipit po kami ng college. So, nakikibahay-bahay po kami pag weekend. We try to go sa mga bahay po na iba-iba namin, mga teammates. So, yan, we get to bond with their families also and we bond together po. We go to movies and eat po. Eat a lot talaga.
Kain talaga? Well, sabagay, kasi athlete naman kayo. So, kailangan may kain. Pero, nung time ba na yon, Eliza, so nung college ka na, umuwi ka pa ba na madalas sa Batangas? Pag wala pong games off-season, I try to go home every weekend. It depends na lang po if we have trainings ng weekends then. Sometimes pag on-season or off-season, nagtitraining din kami, lalo na pag summer. May mga camps kami out of the country or even here po sa Manila. So, pag wala, uuwi po talaga ako kasi kukuha ko na madaming pagkain para pagdating sa dorm, may food po ako. May food kami. Tapos iinitin na lang. Yes! Oh, sakto yon, saktong tipid talaga yon. Nag-dorm ka on campus or off campus? On campus po. Eh di okay, kasi parang maglalakad ka lang papuntang practice, maglalakad ka lang papuntang klase. Yes, pero ang mahirap po kasi when Coach Tai came in, our training is super early, parang mga 5:30 in the morning. So wow, we couldn't walk kasi it's too dark na. So okay, susundin kami ng siguro isa or dalawang teammates namin na may car sa amin. Usually, wala kasi kami pang mga cars nun. So magpapatong-patong kami sa car para kapunta sa... That's how you do it when you were in college, di ba? So it was fun. At grabe 5:30, gising na kami. 5:30 a.m. yung umpisa ng practice? Apo, start ng wow day. So dapat before 5:30, nasa gym na kayo. Yeah, so everyone, di ba, naka-dorm po most of us. So, kasi common bathroom sa Elyaso eh. So, we get to see each other. So, pag morning yan, nakapikit pa kami, nagihilamos or nagtutoothbrush, magkakambanggaan kami, wala nang pakialam yung okay. Well, as in, parang robotic na lahat. It's fun to look back, but when you're there, it was fun, but nung nandun kami, parang ayaw na namin everyday. Grabe naman kasi 5:30 a.m. Tapos after noon, diretso ka na sa class mo. Yes po, may class na after. Kanina, Eliza, nabanggit mo na when you got into Ateneo, yun yung time na seniors, yung Fab 5, diba? Si Phil ka, Inglet, ganyan. Pagpasok mo pa lang ng college, yun yung sikat na ang volleyball. Parang sila ba yung mga napapanood mo before nung nasa high school ka pa lang? Honestly po, I'm super aloof siguro, I would say, sa volleyball. Because I was just really playing the sport. Mm-hmm. I really never thought na I would play ng matagal. I rarely watch volleyball on TV. Pero po, when I was in UST, I get to see sina Ate Ging Balse, okay, sila Pimentel, lahat ng mga legends UST. So I was just familiar po sa mga UST players lang. Phil po kasi, sila Phil, sila Z, si Ate Jem. I was teammates with them during palarong pambansa, so I get to know them. So parang may ano na kayo, may parang sort of budding friendship na kayo. Yes, meron na po. So pagdating doon, medyo magkakakilala na rin po. Eh so kailan mo na-realize, Alice, na parang, oh, teka, magaling pala ako sa volleyball? Honestly, hindi ko rin po talaga alam. Actually, hanggang ngayon naman po, there are so many things pa na kailangang i-improve. Lalo na sa volleyball skills ko. And ang dami pa talaga. I can't say na I fully know everything about volleyball. So, hindi ko talaga masabi na magaling. But natuto po talaga ako. Natuto ako mag-volleyball. I just listen. I listen to my coaches since day one. Yan lang talaga yung ginawa ko po. Grabe, no? Yung tipong Eliza Valdez ka na, pero hindi mo pa rin masabi na magaling ka sa volleyball. I like the feeling na nahihirapan pa rin ako sa training, yung I challenge pa rin myself. Lalo na sa Creamline na team, everyone's very competitive, so you won't feel that you're ahead of another player or someone. Kasi nga, parang nakahumble kami in practice kasi everyone is just really doing their job and part. And nakaka-inspire po talaga to train every day. Pero okay yun ha. Kasi syempre pag inisip mo na parang nasa tuktok ka na tapos makakampante ka, di ba? Parang baka mas stuck ka rin. Di ba like they say, you're always only as good as your last game. Kumbaga, parang ganon. I agree. If sinabi mo, Eliza, na hindi mo naman talaga na-imagine na maglalaro ka ng volleyball pag tanda mo, ano ba yung original na naging pangarap mo or anong gusto mo maging nung bata ka? Now that you've asked me that, parang wala po pala akong pangarap. Eh sa bagay, 10 years old ka pa lang naman nun. Opo, kaya I was thinking, syempre,
I was in the province po. So I really idolized my mom. She's a teacher. So I really wanted to be a teacher someday. So that was my, actually my goal, to finish study and hopefully I can be a teacher. Pero yun, si God, I think he has his own way or path for you. So I was given a lot of opportunities. Hindi ko na malayan na dun pala ako dinadala sa sports. But I think in all fairness, it's all related pa naman din sa goal ko na teaching. Kasi one of the things I really wanna do is to actually help and give back to mga young kids, to teach them, and hopefully makapagbigay din tayo, makapag-impart tayo ng knowledge natin sa sport. So, in a different classroom lang siguro yung sa akin, if ever. Nice naman, yun yung nakuha mo sa mami mo, no? Yung parang that desire to pass on whatever knowledge you have.